Perwisyo rin ang ulang dulot ng Bagyong Jenner sa Pangasinan. Pinalala pa yan ang high tide kaya may mga binaha. At mula sa Dagupan City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan ng Genie Regional TV. Jasmine. Vicky, tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng CDRRMO sa mga barangay na apektado ng baha bunsod ng high tide dito sa lungsod ng Dagupan. Simula pa kahapon, nakataas na ang no sailing, no swimming at no fishing policy sa Dagupan City, Pangasinan. Kaya ang mga mangingisda gaya ni Mang Julius mula sa Barangay Bunuan Gaset, tigil muna sa trabaho. Sa gilid lang naman yung may galaw-galaw man, pero opo. Pero sa bandang malayo-layo, medyo kalmado naman po. Nandiyan ang as of meeting natin with the Philippine Coast Guard, nakantabay din ang Philippine Coast Guard para i-monitor din itong pan natin. Bukod sa ulan, sumabay pa ang high tide kaya binaha ang Burgos Street, Rizal Street at A.B. Fernandez Avenue. Pinasok din ng baha ang ilang kabahayan sa lungsod. Sa Poblacion Weste, 300 kabahayan ang apektado ng high tide na nagsimula pa raw kagabi. Upon checking ng aming mga barangay health workers at mga volunteers, pinag-stay po namin sila sa kanilang mga bahay muna dahil nga po iniiwasan din po natin ang mga possible waterborne illnesses or diseases. Hirap. Ang hirap ng kuan, ganitong sitwasyon. Lampastuhod ang baha sa loob ng bahay ni Medina. Lahat ng kanilang gamit nasa ikalawang palapag na ng bahay. Ay, mahirap. Kasi lahat itataas po. Tapos hindi kayo makagalaw yan masyado. Ang ilang may-ari ng establishmento, naghanda ng sandbag sakaling tumaas pang baha. Ayon sa CDRRMO, 2 araw nang umaabot sa 1.2 meter ang tide level sa lungsod. Ang pinaka-concern natin for this week will be yung high tide natin. So possible din, it's because meron tayong gale warning din. 2 hours, bababa, just like kahapon din. Panawagan ng CDRRMO sa publiko, kung lulusong sa baha, magsuot ng bota upang makaiwas sa leptospirosis. Vicky, sa mga oras nga na ito ay humupa na ang baha sa ilang barangay sa lungsod ng Dagupan. Samantala, ngayon pa lamang ay naglabas na ng advisory ang Pag-asa kaugnay sa tide level forecast bukas na inaasahang aabot sa 2 hanggang 3 talampakang taas ng baha sa siyudad ng Dagupan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV.